Morning mga kaibon. So yan, so welcome back sa aking mini aviary. So for today's video ay i-update ko kayo sa aking mga pabubang paakay. So kumusta na kaya yung ating mga pabubang paakay? So tara at samahan niyo ako. Welcome back mga kaibon. So ito na nga at atin nang i-update yung ating mga pabubang paakay. So kung napanood nyo yung ating video noong nakaraan, so mayroon tayong pababang paakay na mga Eno lines. So yan. So napansin ko na nga na nagbababaan na sila. So dito sa may kabilang side, mayroon tayong tatlo. So yan. Mayroon tayo rito yung tatlo na yellow bull opa. Split Eno. So yan, nagbababaan na sila. So yan. So bali mga kaibon, itong parents nga pala nito ay binaklas na natin. So medyo malaki na, bumababa naman. So inayaan ko na lang yung cock yung magsubo. Dahil nga itong cock dito, ang ID nito ay yellow bull opa split Eno. Yan. So ibabalik natin siya sa dating ang kapares na Lutino hen. So ayan, para sex link yung para sa nila. So madali natin ma-identify kung mag-cock at mag-hen. Tapos yung kapares niya rito na Lutino opaline na split sa far blue. So ayan, bali ano lang sila ito, first clutch lang sila. So nakapagpalabas naman sila ng visual na Lutino opaline. Kaso nga lang, nung posture natin, namatay. So kinatay rito sa may kabilang cage. So yung hen dito ay ipapares natin dun sa bago sa taas. So ayan, so nilipat natin dito sa taas. So ang mga kapares niya rito ay isang Lutino opaline split far blue na DNA cock. So ayan, so bale back to back na sila mga kaibon dito na Lutino opaline tapos naka split pa sa far blue. So ito yung pagbabanggay natin. So para mapagpalabas tayo ng Crimino opaline. So ilang ilalabas yung Crimino opaline, Lutino opaline. So possible baka maglabas din ng albino kung sakali, kasi parehas naman sila nakaspit sa blue. So yan yung ating back to back. So yung gagawin natin. Tapos dito sa may kabilang cage naman mga kaibon ay bumababa na rin yung ating paakay dito. So napanood nyo na nakaraan, meron tayo ditong pastel far blue opa, possible to split Eno. So ang kapatid niya rito ay isang visual na Crimino opaline. So bumaba na rin yung Crimino opaline dito mga kaibon. So dito lang sa bila. So yan mga kaibon, yan yung magkapatid mga kaibon. So yan, isang visual na Crimino opaline naka isang far blue pastel opa na post Eno. So post Eno lang siya kasi nga ang parents niya is back to back na split sa Eno. So back to back na opa na split sa Eno. So walang visual sa parents kaya possible lang yung ating ID sa kanya. So pero itong subbreeder na to ang galing mga kaibon, dahil nga every clutch nila ay merong visual na Eno. Tapos halos lahat ng mga paakay nila puro far blue. So silipin natin yung nasan dito mga kaibon. So ayan, yun yung yellow bull opa na split sa Eno. At ito yung kaparis nga na green pastel opa split sa Eno. So ayan, nag-nesting na naman ulit sila mga kaibon. So yun yung ating mga pababa na paakay. So yan, siguro mga ilang araw na lang pwede natin i-harvest to. So check lang muna natin yung kanila kung sila nakakatukanan ng maayos. So ito yan, yung tatlo. So ang ganda ng kulay nito mga kaibon, itong mga yellow bull, sable yellow bull opa split Eno. So yan, nagaganda mga kaibon. So pag tumutukan na to, i-harvest na natin mga kaibon. So halos kasabay lang naman din na narito na Crimino opaline. So pagkasama-samayin na natin. Tapos isasalang na rin natin dito yung Lutino hen. So yung dating kapares ng Lutino opaline na split Eno.
So sila naman yung dati magkapares. So ibabalik lang natin. Tapos ang bagong parisan natin is yung back to back na Lutino Opaline Street Far Blue. So yan, so napakagandang parisan mga kaibon. So yun muna yung ating update dito sa ating mga alagang ibon. So yan. So meron tayong pababa na 5. So tatlong Yellow Bull Opa na Street Ino, isang Crimino Opaline at isang Pastel Far Blue Opa Post Ino. So yan. So siguro mga ilang araw pa i-harvest na natin yung ating mga alaga na yung mga paakay. So hanggang dito lang muna mga kaibon, at salamat sa pagpanood.